Hello mga bro, ito meron na naman tayong ginagawang LED TV na ito meron siyang sound, nagsasound siya kaya lang wala siyang picture. Ito yung model na ano niya, Xenon na LED TV 32 inches. Yan, bali may sound siya. Nakasan natin para marinig niyo yung tapos black screen, pero pag inilawan natin may ano naman, may image. Ang problema na niya mga bro ay sa ano, sa backlight driver. Ito magbo-voltage check tayo. Sakit nitong mga LED TV na ganito. Itong ito yung board niya, combi na power supply at saka main board combo na siya. Ang pumapalya dito mga bro ay itong IC na ito para sa backlight. Bali nagpapalya siya. Kung ating susukatin yung voltage dito na dapat mga 60 volts ay yan, naka 30 volts lang siya. May ginawa na ako nito noon mga bro, binawasan ko yung ano niya dahil wala akong pamalit na IC at saka backlight driver na universal noon. Ginawa ko dito noon, may niremedyo ako na bali tatlong strip siya, tinanggal ko yung isang strip. Gumana naman kasi bumaba nga yung voltage. Pero kung may pamalit tayo na IC, ito para sa backlight driver niya, mas maganda palitan natin. Meron namang nabibili ito mga bro. Bali ang number nito ay check natin. Tingnan natin sa microscope natin yung number. Ang number nito ay yan, SN51BP. Okay, focus natin. Blurred yung kuha doon sa microscope. Yan, nakikita nyo siya. Yan, SN51DP. May na-order naman to mga bro sa Lazada. Kaya lang, ang gagamitin na lang natin dito ay lalagyan natin siya ng universal backlight driver kagaya yung ginawa natin doon sa Philips kahapon. Yan, lalagyan natin siya ng universal backlight driver. Tuturo ko sa inyo kung paano ito ikakabit sa mga ganitong klase ng TV. Yan, kung pailap, kung itetest natin mga bro yung ano niya, yung backlight niya, gagamitan natin ng universal itong ano, yung backlight tester. Okay naman yung backlight. I-test natin. Ayan, tatanggalin natin. Tapos i-inputan natin ng voltage itong yan, nasa 53 volts. Yan, umilaw na yung backlight mga bro. Umilaw na. Tapos pag tinignan natin yung picture niyan, yan, magkaka-picture yan kasi kaya lang medyo ano yan, no? Medyo madilim lang. Pero pantay yung ano niya. Pantay yung ilaw. Mahalata mo dyan pag may pundi na backlight.
hindi pantay, may mga itim na portion. Pero pag ganyan na pantay naman yung ilaw, buo yung ano natin, yung backlight natin. Kaya ang gagawin natin dito ay yun, lalagyan natin siya ng universal backlight driver gamit nitong universal backlight driver na ito. Yan, gold 16CE. Okay mga bro, bali ibang klase naman yung pagkabit dito kaysa yung nilagay natin kahapon, kasi itong klase ng TV ng to ay may hirapan tayong mahanap dyan yung backlight on signal. Kaya ibang klase din yung paglalagay natin dito. Okay, bali ang gagawin natin dito mga bro ay lalagyan ko na to ng wirings. Lalagyan ko muna to ng wirings. Okay, focus muna natin. Ito mga bro, bali nilagyan ko siya ng ano, wirings. Yan, bali yung output niya ay yan, dinirekta ko na yung papunta ng backlight circuit natin. Tapos yung VCC 12 volts, lalagay natin yan sa 12 volts. Tapos yung on and off, ito siya, may wire na naka connect dyan. Iko-connect ko yan sa ano, dito sa may top board. Kung bakit sa top board ko siya kinonek mga bro, doon ko siya kukunin doon yung voltage na magpapa-on dito sa backlight driver natin. Kasi yung iba, ang ginagawa dito ay nagde-direct na lang dito ng resistor. Naglalagay sila ng 10K na resistor dito sa on and off. Pwede din naman yon. Tapos yung supply, yung iba, kinukuha nila yung supply sa mismong top board. Yung sa akin naman, baliktad. Yung 12 volt supply nya, kinukuha ko na dito sa may 12 volts dito. Ito may nakaabang na nga siya ng ano eh, socket eh. Kaya nilagyan ko na lang din ng connector ito, socket. Kasi i-coconnect ko na lang diyan. Ganun. Yan, bali ang connection ko dito ay itong red papunta yan sa 12 volts, black ground, tapos itong backlight on and off, kukunin ko yan dito sa may top board. Pero nag-series ako sa kanya ng 100K. Kahit na 100K lang yung ginagamit ko, mapapa-on na niya itong itong universal backlight driver natin. Kasi yung itong backlight on and off na ito, kahit 3.3 volts 5 volts kaya na niyang mapa-on. Eh doon sa pagkukunan natin ng supply, 12 volts 'yon. Kaya ang nilagay ko na resistor ay 100K. Kahit 100K lang okay na. Ang purpose noon kung bakit ko siya kukunin doon sa top board mga bro. Pag saksak mo kasi itong TV na 'to, buhay na 'yung 12 volts. Kaya kapag buhay na 'yung 12 volts, tapos yung VCC dito sa may top board natin, saka lang yan magkakaroon pag ano, saka lang yan magkakaroon pag nag-power on na tayo. Ito yung fuse. Saka lang yan magkakaroon pag nag-power on na tayo. Kaya kapag nagkabultahin na itong top board natin, magkakaroon na din ng signal dito sa may iko-connect natin na
backlight on papunta sa universal backlight driver natin. Tapos magkaka supply na din to para sa backlight. Magano na siya, magbubus na siya. Yung iba, yung 12 volts, yon yung kinukuha nila sa mismong top board. Kaya lang ang problema pag pag nagtagal mga bro, mahihirapan yung MOSFET dito sa may top board, ay sa may motherboard. Merong MOSFET dito eh. Yan o. Tingnan nyo yung MOSFET na yan. Yan, yung MOSFET na yan mga bro. Yan. Papunta yan sa supply ng ano, ng top board. Pag ano, na, nag-overheat ito. Kaya ang ginagawa ko, hindi ko dito kinukuha yung supply. Supply ng backlight driver. Kinukuha ko siya mismo dito sa may main supply natin na 12 volts. Ito nakaabang na. Oh. Yan, ang kukunin na lang natin diyan yung signal para sa backlight on and off. Okay, bali okay na 'to mga bro. Okay na 'to. Ang i-connect na lang natin ay itong resistor na ito, yung pinakadulo niya. Kukunik ko na lang siya sa top board natin. Ito. Okay naman. Ito mga bro, yung setup natin. Ayan, bali yan, papunta sa backlight natin. Ayan, papunta yan sa 12 volts. Dito ko na siya connect ground. Tapos yung backlight on signal natin, yon may resistor doon na 100k. Makakonect yan sa 12 volts ng top board. Ayan. Yan, nakasaksak na yan mga bro, pero hindi pa tayo nag-power on. Mag-voltage checking tayo. Ito, naka-standby pa lang. Tapos, sukatin natin yung voltage dito sa may dito sa may pinagkuhanan natin ng supply para sa backlight driver natin. Yan, 12 volts mga bro. Tapos dito 12 volts yan dito sa may yan, 12 volts. Tapos yung ano natin, yung backlight on signal natin, wala pa yan. Wala, 0 volts pa siya. Yan, 0 volts. Kasi hindi pa tayo nagpa-power on. Pero yung output nito, hindi pa lang to nagbo-boost mga bro. Nasa 12 volts pa lang din yan. Wala pang supply. Ano? 12 volts. Hindi pa siya nagbo-boost. Pag nag-power on tayo, sakalang yan magtataas yung voltage. Kasi magkakaroon na din ng supply dito sa on and off. Bakla, dito. Na galing yan ng top board. Yun, galing doon. Okay mga bro, ipapower on natin. Ito, sukatin natin dito sa may backlight on and off. Yan, naka zero yan. Tapos magpipindot tayo ng power on. Ito, power on. Naka green na yung indicator natin. Ayan, meron tayong 9 volts na nasukat. So, kahit na 100k yung ginamit natin na resistor, may voltage siya na 9 volts. Kahit na 3.3 volts o kaya 5 volts, gagana pa rin yan mga bro. Ayan.
Tapos yung output voltage niya, pumalo na yan sa... Miss Zoya, I love your dress. 60? 70? I swear, you have the most... Ayan, mataas to mga bro. 72 volts. Pag ganyan kataas na voltahe mga bro, ang problema dito sa backlight driver na ito, kaya pahinaan muna natin yung volume. Yan. Ang problema dito sa backlight driver na ito mga bro, pag ganyan ng kataas na voltahe, mabilis siyang mag-init itong MOSFET dito. Ayan o. Wala lang tayong thermometer na ano, digital, pang ano na sana natin, para mapakita ko sa inyo na yan, mainit siya. Hindi ko siya matagalan. Ayan. Pero may remedyo to mga bro. I-share ko din yung paraan natin dito para hindi siya mag-init. Ganyan. Yan, 72 yung voltage. Yan, 72. Kung mapansin nyo mga bro, yung ginawa natin kahapon na Philips, 40 inches, pero ang supply ay nasa 30 to 33 volts lang ang supply. Mas malaki, pero yung connection kasi sa... yung connection kasi sa backlight circuit nun mga bro ay ano, yung apat na strip, nakaparallel lahat yon. Kaya ang voltage ng isang strip nun ay nasa ano lang, nasa 30 to 33 volts. Mababa lang. Kaya hindi siya nahihirapan masyado ito. Kaya ang gagawin natin dito para hindi masyadong mahirapan o kaya hindi mag-overheat itong backlight driver na ito. Itong model lang naman na ito mga bro. Ang ganon. Pag tumaas na yung supply na sinusupply niya sa backlight, mabilis siyang mag-init. Hanggang ano lang to eh. Hanggang 30 to 40. Okay pa yung 40 volts. Ito, nakakasukat na tayo ng 73 volts. Kaya ang paraan natin dito mga bro ay gagawin nating parallel yung strip doon sa backlight. Ito makikita natin dito mga bro, tong TV na ito parang ano lang to. Dalawa lang yung dalawang strip lang to. Isa diyan, saka dito. Gagawin natin 'yan mga bro, babaklasin na lang natin. Tapos ipaparallel natin. Wala namang problema doon sa ano, doon sa pakaisipin nyo mas lalong may hirapan yung backlight natin. Hindi mga bro, kasi itong backlight driver na to kusa siyang nag-a-adapt doon sa voltage at current na kinakailangan ng ano natin, ng backlight circuit natin. Kaya okay lang kahit na i-parallel natin yung dalawang strip, walang hindi maapektuhan yung backlight natin. Pag pinaralal natin, mapapansin nyo mamaya, bababa yung voltage dito, yung voltage output nya. Yung 72 na yan, mahahati yan mga bro. Mahahati. Okay mga bro, babaklasin natin yung backlight at ipaparallel natin. Yung ganyang katagal, wala na oh, mainit na to. Mainit na. Kaya ipaparallel natin. Ito mga bro, bali nabuksan na natin. Yan siya, nakaparallel siya. Nagawa na din pala 'to mga bro. Na repair na 'tong isang ano niya. Isang strip. Ayun. Pero okay pa naman 'yang dalawang strip na 'yan. Umiilaw pa 'yan.
Yan kung mapapansin nyo, naka-series siya. Papaguhin natin ngayon yan mga bro. Gagawin na lang natin siyang parallel. Okay mga bro, papaguhin muna natin yung ano, connection. Ito mga bro, bali natapos na yung ano, yung iniba natin yung wirings yan. Bali naka-parallel na siya ngayon. Yan. Yung red, positive, naka-parallel siya dito sa kabila. Yan. Hindi na yan series. Kumbaga ang voltage na nito ay mahahati ng mga bro. Kung kanina ay mga 72, mahahati na yon, mga 30 plus na lang. Okay mga bro, ilalagay na natin yung LCD nya at i-testing natin. Ito mga bro, naibalik na natin lahat. Yan, tapos i-testing na natin. Okay, bali sasaksak ko na. Yan, naka-standby siya, tapos power on natin. Yan, mag-power on na. Yan, umilaw na yung backlight natin. Umilaw na yung backlight natin mga bro. Yan. Yan, nagsasound na din. Check natin yung picture. Yan mga bro. Yan. Voltage check natin yung output ng backlight driver. Matatandaan nyo yung nasukat natin kanina, 72 yung output, 72 volts yung output ng backlight driver natin. Ngayon ay nasa 30 na lang yan, 33 mga ganon. Oh, 31. Ang laking difference yan mga bro, ano? From 72 naging 31. Nabawasan ng kalahati yung pinapalabas nitong universal backlight driver natin, kaya hindi siya mahihirapan. At hindi na siya mag-iinit. Yan, malamig siya mga bro. Itong remedyo na to mga bro ay ano lang to, pinag-aralan ko lang. Yan, at effective naman, subukan naman na. Yan, mga bro, ito talagang kahit na hindi natin lagyan ng heatsink. Yan. Ngayon, baka naman isipin nyo dahil pinaralal natin yung backlight circuit naman natin ang mahirapan. Hindi mga bro, tulad ng sinabi ko kanina, itong backlight driver na ito ay kusa siyang nag-a-adapt kung ano man yung kailangan na voltage at current ng circuit. Kaya wala tayong problema dito mga bro. Wala ba bro, kanina ilang seconds lang mainit na. Samantalang ngayon, subukan nyo na lang para mapatunayan nyo mga bro. Mas maganda pag subukan nyo para kayo na mismo yung makapagpatunay na effective yung procedure na ito. Yan, 32 na lang oh. Oh, naging 32 volts na lang siya. So, ang natutunan natin dito mga bro, yan yung connection, tatandaan nyo, 12 volts, tapos nag-connect ako ng 100k doon sa on and off para sa backlight on. Naka-connect yan sa takboard natin.
para kapag nag-power on tayo, saka lang siya magkakaroon ng voltage dito, saka lang iilaw yung backlight. Okay lang mga bro, normal lang yung picture niya, katamtaman lang yung settings. Okay mga bro, maraming salamat. Isasarado na natin.